Hello mga kaibigan, meron po tayong bagong-bagong balita ngayon. Gusto ko mapanood ito ng aking mga suki sa kargo at para po aware kayo sa mga kumpanya na mga hindi dapat pagkatiwalaan sa pagpapabagahe. Okay, so bago natin panoorin, eto muna, intro, pasok! National Movers, Kabayan Island Express at All Win sa kanilang kabiguan na makapaghatid ng libu-libong balikbayan boxes na napunta sa mga bakuran ng BOC at ang pamamayari ay inilipat sa Association of Bidders sa Bureau of Customs o ABBC pagkatapos ng bidding. Sa isang press briefing, binalaan ni DOC spokesperson Arnaldo De La Torre Jr. ang mga OFW na maging maingat sa mga kumpanyang maghahatid sa kanilang mga balikbayan boxes. Batay sa datos ng DOC, nasa 8,000 ang hindi na-deliver ng mga balikbayan box sa Portnet Warehouse sa Santa Ana sa Maynila at sa bodega ng Hobart sa Balagtas, Bulacan. Dumating sila sa Bureau of Customs sa magkaiwalay na petsa noong 2021 at 2022 at na-consign sa CMG International Movers, Kabayan Island Express at All Win. Ngunit iniwan ang mga ito sa mga bodega ng BOC at bilang resulta, ayan, tandaan ang mga kaibigan, ay na-auction ng Manila International Container Port sa pagitan ng September 2021 at August 2022 at iginawad sa Atlas Brokerage at FR Agbay Enterprises. Ang mga lalagyan ng balikbayan box ay ilabas. Ayan, putulin ko lang mga kaibigan ko, narinig nyo yung pangalan ha? Atlas Brokerage. Yan po ang aming bossing. Yan po ang aming forwarder sa Pilipinas. Siya po ang nagmamanage ngayon ng aming company dito sa Saudi Arabia na Sky Express Cargo. Ang aming pong bossing si Mr. Joel P. Longares. Yan po ang Atlas na binabanggit dito. Okay? So ituloy po natin mga kaibigan. At ibinalik sa kanila sa pagitan ng June 2022 at October 2022. Sinabi ni De La Torre na bumayad ang mga nanalong bidder sa kahilingan ng BOC na maihatid ng libre ang lahat ng mga balikbayan boxes. At noong November 8, may ikabuwang 1,996 na hindi pa napapabayaran at inabando ng mga balikbayan box ang naipamahagi ng Bureau of Customs sa mga tatanggap mula noong Hulyo ngayong taon. Sa naturang bilang, 1,667 dito ang na-deliver habang 329 nakahon ang kinuha ng mga consignee sa mga itinalagang bodega. Kasama sa mga inihatid na pakete ang 1,450 nakahon na naka-consign sa CMG International Movers and Cargo Services. Ang 30 natitirang mga kahon ay nananatiling hindi naihatid dahil sa hindi kumpletong impormasyon. Walang kumpirmasyon o walang tugon na natanggap mula sa mga tatanggap o nagpapadala. Ani De La Torre, nagproseso din ng Bureau of Customs ng 1,154 balikbayan boxes na nakakonsign sa Island Kabayan Express. 329 dito ay kinuha ng mga recipient sa Portnet Logistics Warehouse sa Santa Ana sa Maynila. Sinabi ni De La Torre na may kabuuang 217 parcels ang matagumpay na naihatid, 310 ang out for delivery at 210 naman ay para sa dispatch. Samantala, sinabi ni De La Torre na kasalukuyang nasa kustodiya na ng Association of Bidders sa Bureau of Customs o ABBC sa Hobart Warehouse sa Balagtas, Bulacan ang 16 na container na may 4,625 balikbayan boxes na na-consign sa Win Balikbayan Cargo LLC o All Win. Inihimok ni De La Torre ang mga OFW na hindi naihatid ang mga balikbayan box na kumilos laban sa mga consignee. Anya, dahil ang 3 consignee halimbawa ay nakabase sa ibang bansa, ang mga lokal na batas ay hindi nalalapat sa kanila upang sila ay panagutin. Sinabi ng opisyal na dapat magsampa ng reklamo ang mga OFW sa kanilang host country. Sa panig ng BOC, sinabi ni De La Torre na nakikipag-ugnayan na sila ngayon sa Department of Migrant Workers at sa Department of Trade and Industry para makabuo ng mga hakbang upang maiwasang maulit ang naturang insidente.
Ayan, mga kababayan ko, mga OFW ko, siguro naman napanood niyo ang balitang ito. Ngayon, doon sa mga suki natin ng mga nagpapakargo palagi dito man sa Saudi Arabia o sa ibang bansa man, mag-ingat po kayo sa inyong mga pinapadalhan ng mga company cargo. Cargo company, okay? So, kailangan po yung pagpapadala ninyo ay talagang proven, malaki. Huwag po kayo magpapadala sa mga nag-aalok na sobrang ngumura, tapos mapapangura kayo badang huli. Okay? So, doon na kayo sa kinilang cargo. So, kanina, na-rent nyo siguro yung company na Atlas Cargo. Okay? Atlas Brokerage. Yan po yung aming forwarder sa Pilipinas. Yan, siya po si Sir Joel Longares. Siya po ang may-ari ng Atlas. Kaya safety po kayo dito sa aming cargo sa Sky Express Cargo sa Saudi Arabia. Okay? So mga kaibigan ko, kaya ko po pinakita sa inyo yung video na ito para po kahit papano malaman din ninyo yung mga company na hindi dapat pagkakatiwalaan. Hindi dapat tangkilikin. Hindi dapat bigyan ng mga cargo padala ng mga balikbayang box dahil baka mapahamak lang inyong mga bagahe. Okay? So sa ngayon mga kaibigan, yan lang po aking masishare sa inyo. And sana po share-share na lang para kahit papano marami pa makaalam at makakilala sa mga cargo na hindi dapat pagkakatiwalaan na padalaan. Okay? So, yun lang po mga kaibigan. Salamat and thanks for watching. God bless everyone. Bye-bye!